Mga kachikaran, bumili nga pala ako ng lavalier mic o kung tawagin lapel mic para naman yung audio ko medyo mas malinaw siya para tsaka para magkaroon siya ng noise cancellation just in case na may mga unnecessary noise na pumasok medyo malilesen siya. Ito nga pala yung nabili ko. Kansi lavalier mic, model niya DCI. I-unbox ko to ngayon, tsaka tetestingin na rin natin kung okay ba talaga siya. Hindi ko pwedeng ilapit kasi dumidilim eh. Hindi pa ganun kaganda yung gamit ko na mic. So tara, i-unbox na natin to at nang ma-review na natin, ma-testing na. Ito na mga katsikaran, bubuksan na natin kung ano ba laman na itong nabili kong lavalier microphone or lapel mic. Ito na. Kung mong makikita, meron siyang sa loob ng box, meron siyang ito, user's manual. Ayan. Dalawang klase pala siya. DCI, DCCI, DCC1, DCC2. Hindi nga bili ko, DCC1. Yung DCC2, dalawa yung niya, pinaka-mic niya. So, ito yung laman ng user's manual. Babasahin ko to later. Kung paano ba siya gamitin. Ayan. May troubleshooting din siya sa loob. Specifications. Ayan. Tapos, ito yung pinakakahon niya. Ayan. Kasi ito. Ayan, nakalagay. Pwede siya sa smartphones, camcorders. Ayan, smartphones, camcorders, laptops, DSLR, audio recorders, tsaka sa microphone. Kunyari, meron kang apps sa phone mo na pwede kang kumanta, like Smule, pwede mo siyang magamit as mic. Eto na, buksan na natin kung ano yung nasa loob. Eto, meron siyang kasamang pouch o lalagyan. Ang ganda ng pouch niya, leather, ganda. Eto, ayan, Kansi. Galing. Ang bili ko nga pala rito sa Kansi lavalier or lapel mic ay 8 Omani Real. Bali, na pumapatak na rin siya ng 1,000 pesos mahigit. Ganda gay. Ang ganda mga katsikaran ng ang lalagyan niya. Para siyang leather. Synthetic simpa, synthetic leather. Hindi talaga siya leather. Synthetic leather. Tapos meron siyang pangsara. Ayan, ayan siya. Buksan na natin kung ano yung laman. Oh, may ano siya. Parang jack. Parang meron siyang tulad sa cellphone. Parang ejector pin. Ito.
Ayan. Meron siyang jack. Para saan kaya? Ah, siguro kung gusto mo siyang ano, isaksak sa ang tawag nito. Kung meron kang ayun nga yung audio recorders o kaya siguro sa mga component, kung may component gusto mo siyang gamitin as mic para kumanta, pwede mo isaksak dito tapos isasaksak mo dun sa ano, sa cassette or component mo or kung ano mang audio, ano daglag audio recorder mo. Tabi muna natin to. Tapos saan pa ba? Yun. Oops, dandan. Baka masira. Yun, ang dami naman itong wire na to. Okay, ito yung pinaka-ano niya. Pinaka-mic. Meron siyang lapel clip. Para isasabit mo siya dun sa damit mo or kung nakapolo ka man. Doon mo isasabit. Tapos ito yung pinaka mic niya. Meron rin siyang ano, windshield yata tawag dito. Para siguro kung may mga unnecessary noise, mabablock niya. Ewan ko kung tama ba ako sa sinasabi ko. First time mo lang magkaroon nito eh. Ewan ko natatanggal to. Hindi natin tanggalin, baka masira. Ang haba pala ng ano niya. Ang haba ng ano niya oh. Ng wire niya. Ito. Pares mahaba. Huwag ko kung ilang meters yung ano. Tingnan natin kung ilang meters yung nakalagay dito. Na ano niya. Na wire. Ito nga pala yung specification niya. Ayan. Nakalagay ba rito kung ilan yung haba ng wire niya. Connector 3.5 polar pattern omnidirection condenser battery type. Ah, di battery siya. Dimensions hindi nakalagay kung gaano kahaba yung wire niya. Clip on mic smartphone digital camcorders. High quality condenser is ideal for video use. Ah, okay na okay nga pala sa pang video. Hindi ko alam kung ano to. Masira ako. Ito yung ano niya. Yung on off. Meron siya ritong button. Nakalagay sa pinakataas. Cameras. On off smartphone. Testing natin ito mamaya. Tapos may clip din siya. Maganda yung ano niya. Oop, pubuksan pala ito. Ah, ito yata yung ayun, may battery na siyang kasama. Kala ko wala. Bibili pa ako ng battery. Yun, may isa siyang battery. Para siyang battery ng ano, ng relo. Okay, sarado ko na. Okay, maganda yung wire niya, mahaba. Para kunyari, malayo yung ano mo, yung paggagamitan, medyo okay to. Haba-haba yung wire. Tapos kunyari nga, gusto mo kumanta, sasaksak mo siya rito sa jack. Tapos, itong jack na to, saksak mo din sa may audio mo. Para pwede ka na rin kumanta sa may video, okay? So, yun. Ito lang siya. Ayun lang. Ayun lang ang laman ng ano niya. Ayun lang yung laman ng box niya. Wala na. Itong jack, na may parang ano ejector, SIM ejector tulad sa phone. Ewan ko para saan gamit to.
Tapos yung mismong unit, ay wire, pinaka-wire niya. Tapos yung mismong mic. Ganda rin siya. Oh. Option nga, may lapel clip. Meron siyang lapel clip para iipit mo siya dun sa damit mo o sa polo mo habang sasalita. Tapos yung pinaka-pouch, pinaka-lalagyan, ganda. Pasensya na kayo, medyo madilim yung ano video kasi hindi makagandaan tong phone ko. Yan, tapos yung user's manual. Yan yung pinaka laman niya. Yan. Pakita ko yung pinaka ayan, medyo lumino na siya. So, ayan yan yung laman ng box, itong pouch, yung mismong unit, yung jack, parang SIM ejector pin, user's manual, tsaka yung box. So, ayan lang muna guys. Testing natin kung okay ba talaga yung sounds niya. Yung kabuang haba nga pala ng wire na ito is 6 meters. So, mahaba rin siya pagka yung yan naman na siya, in-expand mo na siya. Yan. Total na haba nito is 6 meters. Tapos, yung jack niya, 3.5 mm jack para sa mga cellphones. Tapos, yung pinaka power on and off niya na talagyan, na which is battery yung nasa loob. Meron din siyang clip just in case na hindi mo siya gamitin ng full, pwede mo siyang i-clip sa ano mo, sa pantalon mo. Tapos ito, naka-clip sa ganito mo. Tapos naka-connect sa ano, sa cellphone mo. Yan, magagamit mo siya. Meron siyang clip. Ito. Yan. May clip siya. As sa loob kanina, yung binuksan ko siya kanina, battery na sa loob. Battery operated to eh. Ayan. Battery. Parang battery nga ng ano. Sa mga relo. Ayan. Na mga katsikaran, gamit ko na yung ano, lapel mic. Te-testingin natin ngayon kung mas maganda yung audio niya. Kanina nung etong nagde-demo kanina nung ano, yung sinasabi ko yung 3.5 mm jack, wala pa akong gamit na lapel nun. Eto ngayon, gamit ko na siya. So, matetesting ko ngayon kung okay ba yung tunog niya, kung mas buo ba siya, mas magandang audio. So, yun nga mga katsikaran. Mas okay pala talaga pagka may lapel mic ka. Mas buo yung boses mo, mas malakas yung sounds ng boses mo, mas maganda yung audio. Siguro mas maganda siyang gamitin pag nasa labas ka ng bahay kasi mas maraming unnecessary sounds doon, like yung mga tunog ng sasakyan, yung mga taong nag-uusap or may biglang babagsak o kakalampag. Mas magandang ni lapel mic ka kasi may ano siya na yung tawag nito, may condenser siya, yung mga unnecessary sounds ba, hindi po mapasok, buo pa rin yung boses mo. Tapos yun nga, siguro magagamit ko lang siya pagka lalabas lang ako ng bahay, pero pag dito lang kasi naman sa loob ng bahay, buo naman yung boses ko kahit papano kasi kulob naman tong bahay namin. Pag lalabas na lang ako ng bahay, kung wala nang gagamitin yung lapel mic kasi nga maingay, lalo na yung mga sasakyan, nasa highway pa naman at nasa tapat kami ng highway. So ang masasabi ko rito sa nabili kong Lavalier lapel mic, okay siya. Kung i-rate ko siya from 1 to 10, siguro mga 9 siguro. Kasi siyempre mas marami namang magagandang mga mic dyan tulad ng Boya, di ba? Mas okay na okay yung Boya. Kaso ito lang yung kaya natin bilhin, kaya kahit papaano okay pa rin siya.
So, paano mga katsikaran? Hanggang dito na lang muna ulit. Hanggang sa muli nating pagkikita. Adios.